Ang taong mahal mo ay nasa malubhang panganib. Babalitaan ka namin. Siguradong nanggaling ito kay Penelope at sa asawa niya. Pero sino ang nasa panganib? Si Tita? Si Maria? Pepina, huwag niyong hayaang malungkot si Nandito, pakiusap. Alam niyo na kung anong dahilan. Sasabi ko lang kay Nandito na maghintay lang siya. Darating din ang araw kung kailan maaari na silang magmahalan ni Tita. Anong malay natin? Baka nga, maikasal pa nga sila, hindi ba? Meron po akong sorpresa sa inyo. Maganda ba yan? Nakikinig ako. Alam niyo, Daddy, gusto ko pong hingin ang permiso niya para magkanobyo na ako. At iniisip ko rin na magpakasal sa kanya agad. Ano naging desisyon mo, Tita? Ano sa palagay mo? Ano, hindi ko alam. Siguro ikaw dapat ang magsabi niyan sa akin. Ang totoo, malaki ang pag-asa mo na makukuha mong puso ko. May kutob ako na may nobyo na ang batang iyon. Ang totoo kasi, si tita ay hindi kapatid ng anak kong si Nando. Ay, senyora, wala na talaga akong maintindihan ngayon. Ikaw, teka! Sinabi mo sa asawa ko na hindi mo raw kami bibigyan ng kahit isang sentimo. Pero ibahin mo ako. Ibibigay mo sa akin ang kahit anong halaga na hingin ko. Kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Kung ganun, ikaw ang asawa ni Penelope. Tama ka, mahal ko. Pwes, uulitin ko sa'yo kung anong sinabi ko sa kanya. Wala kayong makukuha sa akin! Alam mo, nahanda kaming ibulgar ka sa asawa mo. Sinabi na sa akin yun ni Penelope na nagpadala kayo ng sula. Wala akong pakialam. Duda ako. Hindi ako naniniwala na babaliwalain ang asawa mo pag nalaman niyang meron kang kalaguyo. Hindi ka panipaniwala? Isang batang bata. Samantalang ang karaniwan ay mga lalaking katulad ko. Bakit sinasayang mo ang panahon mo sa isang bata, ha? Ang kapal na mukha! Huwag mo nga akong talikulan. Magkasundo tayo tungkol sa pera. Iwan mo nang binatilyo ko. At iiwan ko naman si Penelope dahil sawang-sawa na ako sa kanya. At tayong dalawa na lang, ano sa palagay mo? Mahal kita tulad sa isang nobya. Isang babae na magiging asawa ko balang araw. Hindi tulad ng sinasabi mo. Bakit malungkot ka? Ano nangyari? Nakausap ko si Nando. Ikaw ba ang nakipag-usap sa kanya? Pinuntahan niya po ako sa school, Lola, para makausap niya ako. Sinubukan ko siyang iwasan pero imposible. Ano raw ang kailangan niya? Lola, naisip niyo po bang laki ng problema dahil may gusto daw siya sa akin? Doon tayo sa kwarto ko, Tita. Huwag kang susunod sa amin, Carlota. Ayun, sagutin mo ang telepono. Hello? Sino ba ito? Sabi ng bitiwan mo ako! Pero napakaganda mo, mahal ko. Sa halip na gastusin mo ang pera para sa batang mo, sa akin mo nalang gastusin. Hay, nakatingin ako rito, papasito, ha? Tapusin mo na yung usapan ninyo ng Maria ng taga-baryo na yan! Ayan! Higit pa ang magagawa ko kaysa sa batang yon. Okay? O baka naman higit pa rin ang batang yon. Magsisisi ka, Maria ng taga-baryo! Ibigay mo ang hinihingi ko kung ayaw mo magsisi! Pumasok na! Hoy, bata. Mabuti, nandito ka. Oo, Lupe. Oo. Okay lang na nariyan ka sa saltilyo hanggat gusto mo. Alam mo naman na ikaw ang nasusunod sa bahay na ito. Hay, ano ba? Sinasayang mo lang ang oras ko. May mahalagang bagay pa ako na dapat pakinggan. Oo, Lupe. Alam ko na. Kinausap ko ng diretso si Nando, Lola. Sinabi mo ba sa kanya na si Maria ang tunay niyang ina? Hindi po, Lola. Hindi yun. Sinabi ko lang po sa kanya na hindi ko siya gusto bilang nobyo. Na maaari lang niya akong ituring na kapatid. Ay, nakita niyo sanang itsura niya.
Sinabi niya sa akin na maaari lang niya akong ituring na isang nobya. Isang babae na magiging asawa niya balang araw. Pero alam naman ninyong imposible yan, Lola. Oo, maaaring ganon. Pero sana hindi mo nalang sinaktan ang damdamin niya, tita. Sinunod mo nalang sana ang iyong mami. Nalungkot talaga ako, Lola. Hindi na ako makikipagkita sa kanya. Kahit sabihin pa ni mami. Hindi na ako makikipagkita kay Nando. Gusto kitang makausap. Kinakausap pa kita, sandali lang. Gusto kitang makausap, huwag kang umalis. Tinutokso mo si Maria na taga-baryo?